Ngayon naman po, kung kayo po ay mayroong 50 centavo na 1964 o di kaya ay 1958, yan po ay bibiling ko sa inyo sa mataas na halaga. Hello po mga kapiso, magandang araw po at kamusta po kayo? Nawa ay nasa mabuti po tayong kalagayan kahit nasa panahon pa rin po tayo ng pandemic ngayon. At mga kapiso, kung bago ka pa lang na nanonood sa aking channel, ay pindutin mo na po yung subscribe dyan sa gilid. May lilitaw po dyan ang mga bell. Pindutin mo po dun sa all para lagi kang updated sa mga bagong video kong ina-upload. At lalong-lalo na po sa mga perang barya, perang papel na aking hinahanap at binibili. Ngayon po mga kapiso ay ang pag-uusapan po natin ay ito pong 1964 na 50 centavo. Ito pong ganitong barya mga kapiso na 50 centavo ay may dalawang klase po yan. Ito pong hawak natin ay 1964 at yung isa po nito ay 1958. Ito po yung makikita natin sa kanyang obverse. Si Lady Liberty. Yan po yung babae na yan. At meron po siyang hawak na hammer. At meron pong bulkan dito. Siguro po ito ay bulkang pinatubo. Ang composition po nitong ganitong barya, itong 1958 at 1964, ay nickel brass. 70% na copper, 18% na zinc, at 12% na nickel. At kung susumahin po natin itong 1964 sa taon natin ngayon na 2022, meron na po itong taong 58 years. So napakatagal na po. Ang mintage naman po ng 1958 ay meron po siyang 5 million. At ito naman pong ganitong 1964 ay meron pong 25 million. So, napakarami po nung itong ganitong 1964. Ngayon po mga kapiso, ang hinahanap ko po dito sa ganitong barya na 50 centavo, kung kayo po ay merong almost uncirculated o uncirculated, yan po ay bibiling ko sa inyo. At ang minimum ko po dyan ay 10 pieces. 10 pieces po nitong 1964 at 10 pieces din po ng 1958. At ang halaga po niyan mga kapiso, yung 1958 po ay nagkakahalaga po siya ng 50 to 100 peso. Ito naman pong kagaya nito, 1964 ay nagkakahalaga naman ng 30 to 100 peso. Ngayon naman po, kung kayo po ay mayroong 50 centavo na 1964 o di kaya ay 1958 na merong error, yan po ay bibiling ko sa inyo sa mataas na halaga. Patuloy pa rin po tayong bumibili ng mga error coin. Yung mga double print error, double die error, off center error, at ganun din po yung mga hard to find na 5 peso BSP series natin na year 2006, year 2007, at year 2008. At ganun din po, patuloy pa rin po tayong bumibili ng mga 10 peso BSP series na hard to find year 2007 at year 2009. Muli po, maraming salamat po sa lahat po ng ating mga subscriber, sa lahat po ng ating mga viewers, at sa patuloy po na sumusubaybay at sumusuporta sa ating YouTube channel. God to be the glory po sa ating lahat mga kapiso.